Kami ni John, meron kaming 5 guidelines or confirmation. Paano namin na laman na, ay, ito para sa akin na to. At ako ay para sa kanila. Number one is word from God. O, wala nakalagay dito na, o kaya rin, Jamey, chapter 1, verse 1. O, wala nakalagay na dyan. J.A.M., chapter 1, verse 1. Makikita mo siya dito, ito yung salt niya. And God's word, you know, magsispeak sa'yo. Si God, you know, sa pamamagitan ng Biblia, naipas sa heart mo yun, at pag-witness niyo sa babae. And then second, ang confirmation namin after the word of God is confirmation from godly people. Since yun na nga, nag-confirm na witness na yung word ni God sa inyong dalawa, hindi pinilit ah. Okay, magugulat ka, yung impression na yun sa heart ninyong dalawa, magta-transition yun sa paligid ninyo. So magugulat ka, yung story niyo biglang nagiging blessing. Huwag nakikita kayo, nabibless yung mga tao sa inyo. Eh yun na, yung confirmation ng mga tao sa paligid natin. Ito yung parents nga natin, could be your mentor, your pastors, na nag-rejoice with you. Hindi yung you and me against the world kind of relationship. Yung parang yung mga tao sa paligid nyo, every time nakikita ko, yung parang stress yun! Na. Ano pa yan? Third confirmation namin is yung circumstances. So nagulat na lang kami, hindi ito yung pinilit na, uy, date naman tayo, blind date. Blind date naman tayo, hindi. Nung nag-meet kami the very first time sa isang binyag, after 2 years pa ulit kami, second nag-meet. Would you believe, grabe, that's so impossible na mangyari. Kasi nag-work siya sa isang network, sikat na network. Tapos ako parang, Lord, siyempre mamamayan lang naman ako. Parang imposible naman ako na makuha sa ganitong show nung time na yun. Hindi, kasi hindi kasi yung prayer mo eh. Talagang pinagpilit niya ako. Wow! Okay, huwag po tayo maniniwala. So, ang nangyari nun was, pinagtagpo kami sa isang TV show. No? And it was really impossible. But talagang si Lord talaga yung kumilos. And then fourth is, eto na. After nga yung circumstances, yun, unmistakable peace, no? Talagang may peace ka, alam mo yun? Kinakabahan ka, pero you just have peace in your heart na kasi dati, di ba, parang pag alam mong mali, pinaglalaban mo, tanggapin nyo kasi mahal mo siya. Ito yung kind of love story na hindi mo na kailangan i-defend sa ibang tao kasi you just know that it's right. You know that God ordained that love story. Fifth and the last is yung desire. Kasi dati, parang ako, hinuli ko na tong desire kasi for the longest time, di ba minsan? Wait, my love at first sight kaya siya. Pero di ba minsan parang mas nauuna yung desire eh. Mas nauuna yung parang emotions. Ay, love ko to. So, gagawin ko. Iaayon ko na lang yung word of God. Iaayon ko na lang yung mga tao. Iaayon ko na lang yung circumstances. Kaya may masagasaan ka. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Pero ang ginawa namin was, ihuli na natin itong nararamdaman natin. At hayaan natin si Lord na lang magbigay ng desire sa puso natin. Yes. So, last na nang nangyari sa amin was really desire. For me, it was kind of may in-impress agad sa akin si Lord yung nakita ko siya. Pero hindi ko ganun sineryoso kasi parang, Lord, bahala ka na. Kung talagang siya para sa akin, ikaw kikilos. Pero talagang si Lord talaga yung nagbigay ng ultimate desire. Wow.